What is good, YouTube family? This is Gabe and welcome back to my channel. This is the channel where we talk about sneakers and streetwear. So what I have for you guys today is the sixth installment of the Let's Talk Street series. And I have a special guest or special guests para sa inyo. So before we proceed, papaalam ko muna para dun sa mga hindi pa alam kung itong series na to. This is a series where I invite people to talk about their opinions, experiences regarding sneakers, streetwear, photography, videography, basta anything that has something to do with the street culture. So these are just our own opinions na gusto namin i-share sa inyo, own experiences, kayo na bahala kung paano ito iti-take. But our goal is dun sa mga i-share namin ay mai-inspire kami some way, somehow. So that being said, guys, our guests for today, I welcome Sir Randall Viloria and Sir Kenneth Betco. Sila yung backbone or the people behind Soul Saver PH. So welcome guys, maraming salamat sa inyong time. Hi, hello, good day hello. Sa viewers. Yes, maraming salamat guys. Alam kong napaka-busy nyo, lalo na today. Sobrang siningit lang natin itong session na to. And I really appreciate na nandito kayo guys. So, just like what I said earlier, si Sir Kenneth at si Sir Randall, they are the people behind Soul Saver PH. So ako, kilala ko na yung Soul Saver PH, but for our viewers out there na hindi pa kayo kilala, can you tell us what is this brand or this business? What do you guys offer? Alright, Soul Saver is a online sneaker seller. Meron kaming FB, meron kaming Instagram. And we buy, we sell, and we kasama rin sa, ano namin, sa service namin, sa cleaning service. Alright, so cleaning service. That's all. Will, yes. So the sell, trade, cleaning, basically the Holy Trinity. When did this business start? 2019 ko siya sinimulan yung business niya. Pero before magkaroon ng name na Soul Saver, bago magkaroon ng Facebook and Instagram, sa Facebook, sa marketplace, nag-ano na ako eh. Nagbebenta na ako online, pa isa-isang item. Tapos, nag-start yung January 2019. Doon na nag-start na open ko yung online yung online market talaga for so yes yung main name na. All right, so 2019 yung pinaka official step into the business, kumbaga the reselling business. Si Randall lang talaga yun for the whole 2019. Then recently lang din ako nag-join, I think January or February 2020 na. Oh, okay. So, basically, 6 months in ka na dito sa business as well. Question, saan kayo located? Do you have a physical store? Kasi I know a lot of our viewers would be asking, saan kayo located? For now, wala kaming physical store pa. Pero located kami sa Caloocan City, Fifth Avenue. Fifth Avenue, Caloocan City. Doon kami madalas nakikipag meetups, tapos doon din ngayon for pickups ng items nila. Pero we do delivery and shipping naman. Depende kung ano, kung saan mas malapit sa buyer. Lalo kasi maganda yung ano, yung situation namin na Randall, magkalayo yung office namin and yung bahay. So minsan pag mas malapit sa akin, ayun, yung meet up is around the area lang. So nice. Ano, iba-iba talaga. Divide and conquer kayo, no? Sabi nyo kanina, meron pa rin kayong shipping at delivery. Kino-cover nyo pa rin kahit wala sa Metro, kahit wala sa Metro Manila. Within Metro Manila and outside Metro Manila. Okay guys. Nationwide naman siya. For the viewers, nationwide po ang Soul Saver PH. So, huwag kayong matatakot na magtanong sa nila. I will put the links in the description box below. Baka meron kayong makitang sapatos na gusto nyo na binibenta nila. And later on, meron pa kaming i-open sa inyo yung bagong service nila. So, check nyo lang yung site nila. After this video guys, panoorin nyo muna yung buong video kasi meron kaming, katulad nga sinabi ko, pasabog for you guys. Before tayo magda-dive into the details about that, I would like to find out more about you guys, kayong dalawa, para malaman din ng viewers natin who are the people behind this business. Can you let us know more about each of your background? Let's start with Sir Randall. Ayan, my name is Randall Viloria. I'm founder and co-owner of Soul Saver, graphic designer and photographer as my day job. And this business is my side hustle. And sinimulan ko yung business because of my passion sa
sneakers, sa art, and sa street culture. Tapos, collector din ako ng mga limited merchandise. Like, may mga toys, may mga t-shirts. T-shirts dati talaga. Lalo na mag mga local brands din. Like Team Manila and Daily Grind. Yun yung talaga naging inspiration ko from the start. Tapos, dati sa sneakers, nung high school, madalas ano lang ako bumibili sa mga okay lang or kaya merong times din noon na nakabili ako sa ano lang, Divisoria, mga replica, mga lahat tayo tumalo dyan. Pero, yes, yes. Tapos ngayon syempre yung nag-ano na ako, may income na ako since nag-graduate ng college tapos nakapag-start ng makapagtrabaho. Unti-unti akong nakabili na ng original pairs, nag-collect ako. Ayan, tapos itong mga 2017-2018, nag-start ako bumulit ng sneaker collection eh. Tapos, one time naisip ko, yung passion ko, yung hobby ko sa sneaker collection, pwede kong pagkakitaan, pwede kong gawing business. Na ano din eh, nahilig din ako manood ng mga sneaker YouTuber, like kay Sir Carlo Ople, ayan, isa na yan, sa mga local YouTubers na pinapanood ko, and marami pang iba na foreign YouTubers. Tapos, doon nag-start yung inspiration ko to start a small business. From 3K na puhunan, ayun, napalaki ko yun is now. Yes, yes. Actually, ang binili ko nun, pambabae na item eh. Tapos, nakasale yun. Tapos, nabenta ko siguro after 1 month din. Medyo nahirapan lang din ako yun. Kasi, siyempre, kakastart lang din. Magkano yung balik? Yes, naalala mo pa? Parang nasa 1,000 din. Alright, so that is good. Dagdagan ko lang yung sinabi mo. This is a good example para sa mga nanonood natin. Ha? Hindi nyo kailangan ng sobrang taas na kapital. Paminsan, sipag at syagalan talaga. Tapos kukunting kapital lang, kayang-kaya nyong paandarin yung business nyo. So, example na yung Soul Saver, guys. So, ayun lang. Sorry, kinat kita. Gusto ko lang ipasok yun eh kasi magandang example yun for our viewers. Oh, like, yeah. So, okay, continue. Sa pag-start ko ng Soul Saver, ayun, 2019, naisip ko na itayo yung ilabas sa market. Mas broad yung market na gusto ko ma-reach. Kasi ako, gusto ko maala kung paano ako maaalaga sa sapatos ko, paano ko sila nililinis, paano ko sila inaalagaan after wearing. Gusto ko, ganun din yung gawin ko sa business eh. Gusto ko yung mga binibili pairs namin, naiingatan din ng buyers namin. So, kasi dati, pagka ginamit ko, parang sobrang beat up na yung pair. Talagang hindi ko na nahalaga. Parang wala pa akong knowledge sa cleaning service noon, sa pag-maintain din ng sapatos noon. Tapos, yeah, kaya dito sa Soul Saver, sabi ko, sa bawat item na binibili sa amin, dapat maingatan din ng buyer yun. So, nagbibigay kami ng tips para paano i-maintain yung sapatos. Tapos, ang freebies talaga namin sa Soul Saver is may free cleaning yung pair na binili sa amin. Ang terms nun, for one year, for 12 months, free cleaning per a month. Free cleaning okay. Siya once a month. That's nice. Pero ngayon, nagkaroon pandemic, medyo in-stop namin yung ano na yun, yung freebies na yun. Kasi syempre for safety purposes. Understandable naman guys, so tama. So yun, yung Soul Saver talaga, passion yun eh. Passion turned into a dream, itong Soul Saver. Sir Kenneth, kamusta? Ano po ang inyong background? So I'm Kenneth, co-owner ng Soul Saver. So day job ko, I'm a solutions manager sa isang IT company. And yun, yung reselling ng or pagbebenta ng sneaker, yung ginagawa akong side hustle during the weekends or pag may time. Kasi I think nag-open sa akin ng door to this sneaker, yung first pair ko ng Yeezy, which is yung Zebra. Yun yung nag-open talaga ng door. Kasi dati wala talaga akong hilig sa sapatos. Talagang ano lang, bila ako na isa, tapos may beat up yun, papalitan ko pag sira na. Tapos until yun, nabiligay yung Zebra. Siyempre, medyo pricey. So,
kailangan alagaan. Then, eh, nagsunod-sunod na eh. Parang yun talaga yung nagbigay na ano sa akin para bumili at mag-collect ng sapatos. May trigger then, talaga, no? May isang sapatos na mag-trigger sa'yo. At yun. And, kasi fan talaga ako ni Kanye dati pa. So, kaya yun talaga yung iname ko na sapatos. Actually, first three pairs ko, yung Yeezy yan eh. Yun, Zebra, the 500 na sort, and yung Wave Runner. Wow, so, nice. Siya talaga yung iname ko na tatlo. Tapos, sabi ko nung una, titigil na ako, ayoko na. Then, kasi nungalingan yun. Dire-direcho eh. Parang sinabi mo na ano eh, na magto-two battles lang tayo. Oo, kaligan yun, I'm sure. Ayun. Tapos ano, nang pasok ako sa sneaker selling because of ano, Sir Carlo Opley din. So, same kami ni Randall. Kasi nanonood ako ng mga video na yung reviews. Parang dun ko nakita yung 7-to-1 principle na sinasabi niya. Then dun, naisip ko, sabi ko, oo nga, ano, sa pagbili ko ng sapatos, puro palabas yung pera. So, paano mag-profit dun sa hilig ko? Kumbaga. So, yun. Yes. At first, ang plano ko is to sell sneakers from outlets. So, kasi ang idea ko dun is yung outlet hindi ganun ka-accessible sa lahat. Kasi yung mga outlet na sa NLEX, SLEX, Subic, mga ganun. So, part nun is kailangan mong ano, may sasakyan para makapunta ka dun. Then, so yun, ang naisip ko, pupunta ako doon, bibili ng sneakers, tapos ibibenta online. Then, nakita ko si Randall, nagbibenta na siya ng sneakers, so yung Soul Saver. Nagtatanong ako sa kanya kung paano ginagawa dyan, ganito, ganyan. Then, until yun, in-offer niya sa akin na siguro, ano, sobrang daming inquiry, no, December 2019, I think, parang ganun. In-offer niya na sa akin na parang hindi na lang tayo mag-join dun sa business. Ayun. So, yun. Dun ako napasok sa Soul Saver. Then, I think by February, nung pagka-uwi ko galing Malaysia, nag-meet na kami. Then, diniscuss na namin kung paano tumatakbo yung business. Then, yung history. Tapos yun, nag-start na ako to Soul Saver. Until now, continuous learning pa rin kasi mismo. Ilang pa lang eh, February pa lang, di ba? Unlike dun sa ibang reseller or si Randall na matagal talaga siyang nasa scene ng sneaker. Continuous learning. Yes, continuous learning lang, tas set lang ng goals para dire-diretso lang. So on that note, may dalawa akong factor na important factors na narinig dun sa sinabi niyo. So si Sir Randall, nag-start ng Soul Saver, tapos naging part kayo Sir Kenneth. Tapos, parehas kayo may day jobs. Paano nyo binabalance yun? Noong time na wala pang pandemic, like last year, from Monday to Friday, tapos 8 to 5, yun syempre, nasa office work, day job, tapos after 5 p.m., pagka-out, pagka may client to meet up, pag may kailangang bilens na item, yun, after work talaga, after 5 p.m., mag-start na, yung katulad nga nung sinabi ni Kenneth na 7-to-1 principle na from 8 to 5, day job, from and 7 to 1, yung passion mo, yung dream mo, ayun, doon nagsisimula yung business. After, madalas after work, tapos punta akong mall, tapos doon mag-meet up or kaya doon makukuha ng items. Tapos pagka weekends naman, doon mas malawak yung time para sa business. Tapos ngayong may pandemic, since work from home, yung setup ngayon, work from home, naisisingit-singit from time to time yung business. 15-minute break mo, ano, yung mga ganun. Yes. Okay, lunch break, mga ganyan. Dagdagan ko lang din yun before kay Sir Kenneth. For me, this might be controversial for other people kasi na-hit talaga sila ng pandemic. Pero for me, parang medyo nakatulong pa siya sa akin kasi hindi na ako nagta-travel to the office. Yung travel time na, 2 hours? Papunta at pabalik? Diba? Hindi na siya factor. So, ang dami mo pwedeng gawin within 2 hours. For example, we are aiming to hit this video ng under 45 minutes. Diba?
instead of us sitting sa traffic ng 45 minutes, ito ginagawa natin. Actually, kakalabas ko lang ng office eh. So, work from home din ako. So, 6 a.m. ang labas ko. So, 9 p.m. to 6 a.m. Tapos, 7 or sometimes natutulog ako ng isang oras, 8 to 1 or 8 to 2, I work on my dreams. So, pare-pares tayo, no, sir? Pati ko, Sir Kenneth, no? Ganun din yung sinabi mo, eh. Ganun din talaga. Yun talaga yung 7 to 1 principle talaga yung sinusundan din namin. Although, yung sa work ko kasi hindi naman ganun ka-loaded. Kumbaga, siguro, sa isang linggo, 2-3 araw lang akong sobrang busy. So, yun, nasisingit-singit ko naman siya. Pero, yun nga, yung pag-uwi, dun ka talaga, kumbaga, papalo na na maghahanap ng buyer, gano'n. For our viewers, sabihin ko na sa inyo, nakakapagod din, di ba? Nauubos ka din, di ba? May mga time na nauubos ka, di ba? Ako, may mga time na hinihila ko yung sarili ko, sa ko, may linya nga ako palagi sa sarili ko. Even if we're following the 7-to-1 principles, may mga times talaga na nauubos yung motivation mo. Sinasabi ko sa sarili ko, kala ko ba gusto mo to? Ganun palagi. Kala ko ba gusto mo? Hindi mo siya gusto o hindi mo siya gagawin today? Sabi ko, sige na nga, gagawin ko. So, paminsan talaga, be your own motivation, di ba? Yes, tama. Correct me sarili mo. Why is nga, sabi nila. Yeah. Move on na tayo sa next topic. So, basically, gusto ko lang din kayong i-congratulate. You guys just hit the 5,000 followers or likes sa Facebook. Yes. So, congratulations guys. You are on a roll. Salamat. So, thank you. Yes. So, question doon. Sa tingin nyo, kung hindi pandemic ngayon, if walang global crisis, do you think na mas mabilis yung makakamit or ma-reach yung 5K likes sa Facebook? Ako, hindi ko ma-imagine eh. Kung normal ba yung situation natin, may hit ba namin agad, or parang mas nakatulong yung, somehow naging blessing in disguise yung pandemic sa amin. Kasi, siguro nadala rin ng kung paano namin pagalawin, patakbuhin yung pandemic. yung business sa during this pandemic. Kasi kasalanan ng pandemic eh. kasi nung March, ayan, dun nga nag-hit sa atin yung lockdown, tapos yan, sunod-sunod na yan. Parang nasa 3K, 2K pa lang ata kami nun. Likes sa Facebook. Oo, nakita ko yun. Tapos, halos kalahati pa lang. Halos kalahati pa. Retail items, syempre yung mga essential needs muna yung kailangan nilang bilhin. Tapos, nag-decide kami ni Kenneth to stop operation ng for 2 weeks. And nag-usap muna kami kung paano namin bubuhayin ulit yung business. So, ang nangyari, naisip ko pwede kaming umorder ng stocks from abroad since sarado yung mga store dito eh, mga local stores natin na pinagkukunan din namin ng stocks namin. Umorder kami online from abroad, tapos nakakita kami ng courier na pwedeng mag-deliver kahit na lockdown dito sa area namin. Tapos, ayun, nung after Holy Week siguro nakapag-open ulit kami, nakapag-run kami ulit ng business na paunti-unti, and safe, siyempre, safe pa rin. Tapos, dun nag-boom eh. Parang yung tao, mas may time na, dahil nasa bahay lang, mas may time sila to check online, to order online. Tapos, yung hindi item na sila kumakain sa labas, di ba? Yes, ayun. Hindi na sila kumakain sa labas, wala nang transpo, Starbucks, wala nang gano'n. Starbucks. Tapos, yung items din namin, wala pa sa local market. Kaya doon nag-boom yung business. Talagang sa amin kukuha ng sabi to, yung market, talagang pupunta sa amin kasi nga, yung items namin, limited, yung Air Jordan Mid
na Chicago, tsaka Air Jordan 1 Low na New Beginnings. Tapos, from doon, nakita namin, ayan, umangat yung views, umangat yung engagements, umangat yung likes. Tapos, sabi namin ni Kenneth, sige, ano, tuloy pa rin namin, order pa rin tayo online from abroad. Tapos, ayun, doon nag-start na naging regular pa rin yung pagpapatakbo namin. Parang grabe, nag-ano pa eh. Kumbaga sa part namin, blessing in disguise pa siya na nag-ano'n yung sitwasyon. Eh. Kasi kumbaga nauna ka sa release na hindi lumabas sa Pilipinas. Actually, may mga kilala pang mga reseller na kumuha ng stock sa amin yun. So, yun, sila yung umubos. Oo, tama. Galing yung pioneer pa kayo nun sa stock na yun. Siguro ginawa naming part din dun sa nung naglaylo kami. Naisip namin yung ano eh, yung since may pandemic, we offer yung mga sneakers na binibenta namin and then yung kikitain namin dun is idodonate namin dun sa doon sa na-contact namin, parang bibili kami ng PPEs for them, gano'n. So, isa siya sa nag-kickstart, part of it yun. Actually, hindi ko alam yung part na yun going into this conversation, this video. So, it's good to know that you guys are also doing your part na mag-give back to our community. So, for the viewers out there, guys, supportahan nyo talaga ang Soul Saver PH. They are not just selling sneakers, they're also helping out. So, check nyo. I will put all the links in the description box below. Check nyo lang sila. So, yeah, ang tawag namin doon, ang tawag namin sa relief program na yun, A Soul for a Soul. Nice! A Soul for a Soul, nice! Bawat item na galing doon sa relief program na yon, yung profit ibibigay namin to charity. All right, nice. That's really good to know. You guys are doing good from what I see. Like what you guys said, naging blessing pa yung time na inoffer ng pandemic. For the viewers out there again, it's based on your mindset on how you take this situation, this negative situation. So, if you look at it na negative all the way since nasa pandemic tayo, ang daming naapektuhang trabaho, ang daming nagdali ng crisis na to. If you look at it in a negative point of view, yun lang talaga yung makikita nyo eh. But if you guys think a different way, if you guys look dun sa positives na ano ba yung pwede kong magawa ngayong pandemic, I have a lot of time right now. What can I do? So, perfect example lang dito yung Soul Saver PH. They made sure na, tingnan mo, tumigil na sila. Naapektuhan din naman sila. They paused for a while, pero they didn't stop thinking of how to continue. Survival eh. Diba? So, right now, like kanina, 2,000 likes pa lang sila ngayon. Nasa 5,000 likes na sila sa Facebook. And because of that, dahil na-hit nila yung 5,000 likes, magpapag-giveaway kami ng sapatos mamaya. So, teaser pa lang to, guys. Somewhere along this video, meron kami i-announce kung nag-giveaway. So, stay tuned, guys. Panoorin nyo lang yung video. Somewhere here, may giveaway. Okay? Right, so... Abangan nila. So, on that note, dami nyo nang ino-offer sa Soul Saver. Buy and sell, trade, sneaker cleaning. So, I believe that you guys are going to offer or open another service. So, magsisimula kayo ng sneaker customs as well. Let me know more about that. Customization, makakasimula pa lang din namin eh. Nag-isip kami, paano kami magiging iba sa other resellers? Siyempre, nandyan yung pare-parehas kami ng items na tinitinda. Nandyan yung pare-parehas kami ng target market. Nag-isip namin, innovation din. Tapos, isip kami, nakita namin yung stocks namin, ano pa, ang dami pa nito. Tapos, may marami na rin nagbibinda. Marami na rin nagbibenta nito ng item na to na resellers din. Tapos, one time, nakita ko yung may nag-custom ng isang pair to parang classic look,
classic look yung ano niya, yung pag-custom niya. Tapos ayun, naisip ko kausapin si Kenneth, tapos sabi ko, pwede namin ipa-custom yung pair na yun para magkaroon ng ibang look, magkaroon ng ibang feel. Tapos pwede namin ano, pwede namin ilabas sa market para yun yung ano namin, yun yung magpapa kumbaga parang kaibahan namin sa other sellers na na ano, actually kayo lang yung nakikita ko nag-offer nito right now eh. And for the viewers, kayo pala, correct me if I'm wrong guys, sa comment section below, hindi ko pa alam kung meron iba, pero Soul Saver una ko nakita. And the pair that I'm talking about is the Air Jordan. This is the custom, ah. Yes, sir. Air Jordan 1 Low Chicago. So, ang base nito is yung New Beginnings, guys. So, I already posted a video about this pair. So, check. I will put that video in the description box below then para ma-check out nyo yun. Panoorin nyo after this one. So, ang ganda niya. To be honest, I am falling in love with this pair. Sobrang ganda niya. Ingat na ingat nga ako eh. Ilang beses ko na siyang pinang photo op. Thank you guys for sending this over. So, nasagot niyo na actually yung susunod kong question eh. Ano yung inspiration niyo for doing this pair? So, sinabi niyo that nakita niyo sa Instagram? Sa Instagram ba? Or somewhere online na may gumawa ng customization? Twitter namin nakita. Okay. So, nakita niyo na on Twitter. Yeah, ayusin muna natin siya. Highlight natin siya. Nakita niyo on Twitter that someone did a custom about this sneaker. And to be honest guys, napakaganda nga nito. Tingnan niyo. Look at it. Ganda o. Linis o. So, ito yung papag-giveaway namin sa inyo. Later on, we will tell you guys kung ano yung giveaway mechanics. So, stay tuned. So, if you guys want to win a sneaker, custom sneaker from Soul Saver PH, panoorin niyo tong video na to until the end. Apaganda guys. So, ang naging isa rekwento ko lang din ah. Isa yung naging inspiration din nung customization namin is yung naghanap kami syempre ng magko-custom eh, talagang yung artist talaga. Yung isang kaibigan ko dati nung siguro mga 8 years ago ata kasi mga college pa kami noon. Nakita ko siya nag-design ng custom sa Vans slip-on, nag-design siya ng image ni Iron Man. So, yung Vans slip-on, dun sa canvas, yun, nag-paint siya dun ng Iron Man. Wow. Tapos sabi ko, grabe ka. Grabe bro, sobrang solid na ito. Tapos, yun, hanggang ngayon, nasa isip ko yun, yung nagumawa siya ng ganun. Tapos, yun, dun ko siya kinunta. 8 years ago na yun, ha? Pero ano, wow. pero may ano pa rin naman kami. May communication pa rin naman kami hanggang ngayon. Yeah. Tapos yun, lumapit kami sa kanya, tapos we asked him to customize a pair nga to do custom Air Jordan 1 Low Chicago. Tapos ayun, nagawa niya na sobrang pulido, kitang-kita niyo naman sa mga nilabas naming video na kung paano yung paggalaw ng kamay niya. Yun, lalo na doon sa stitching, sobrang solid. Sobrang pulido ng kamay niya eh. So guys, for the viewers, this is the first custom na nilabas ng Soul Saver PH and nagpapa-giveaway nga kami. Pero guys, ito pa lang yung first nila. Na-excite ako dun sa mga susunod nyo pang customization. Meron na kayo na vision kung ano yung susunod nyo i-customize? Is it going to be another Jordan 1 or mag-break out of the box kayo? Let us know kung ano yung vision nyo. Hindi ko pa masabi kung anong brand eh. Pero siguro dun sa style. Ako wala pa. Ikaw bro. Secret. Wala pa ako. Secret pa ba para gugulatin natin? Wala. Pero siguro kung magkakaroon, medyo mahirap pero isa lang. Yung Yeezy na Creams, yun medyo madaling ano yun, i-custom kasi pure white lang siya eh. Tapos kung anong team yung gusto nung ano, nung customer. Oo nga no, pwede. Ako, I was thinking, siguro you guys should consider the Air Force Ones. Yun yung sapatos na nagpasok sa akin sa sneaker ano eh, collecting eh. Air Force Ones yan. Matic na yan kay Nelly, yung music video niya. Yes, yes. Yes. While we're on the topic of customization, guys,
May isa akong question na gusto kong malaman from you. Kasi I've been hanging around a lot of customization groups. I've been hanging around a lot of sneaker groups sa Facebook. And napapansin ko, hati yung ano audience. May mga tao na ayaw sa customization, may mga tao na mas gusto yung customization kaysa bumili ng hype pair. So, what's your take on that? Ako, i-share ko din at the end yung aklim. Dati ako, hindi ko naisip na gumawa or magsuot ng custom sneakers eh. Pero gusto ko rin magkaroon para personalized, para one of one. Sabi nga po, para one of one, para ikaw lang yung may ari nun, na ikaw lang yung may design na may hawak nun, ang item ng pair na yon. Tapos, ang iniisip ko nun, hindi ba parang ano, parang yung originality nung ano, parang nawawala, ganun, parang. Pero nung overtime, na-appreciate ko rin yung ano, yung mga gawa ng mga custom artists eh. Kasi syempre, hindi rin naman biro yung effort at skills nung pag-custom ng sneakers. Tapos ako as a graphic designer, may mga idea rin ako na gustong ilagay pag sa pag-custom eh. Like kunyari mga mga naiisip ko is yung parang mga naging inspiration ko, gusto ko nandun sa sapatos, tapos kung parang may mga slogan, di ba, yung mga own slogan, lalagay mo sa sapatos, para na rin, yung mga nag-motivate sa'yo, ganyan. So, ako yun yung naging deciding factor na kaya mag-open kami ng customization service dito sa Soul Saver. Ikaw, Sir Kenneth, what's your take? Mabilis na eh. To each their own. Mismo. Yan lang talaga. Maganda sagot yan. Simple lang, direct to the point. Parang ano yan eh, parang sa may tattoo yan eh. Maraming ayaw sa may tattoo, maraming may gusto ng tattoo. To each their own. It's their skin, it's their sneaker. Kayo na bahala. Ako, yes. I have to be honest, nabaliktad ako eh. Noong una, ayoko ng customization. Kasi parang, parang I feel like may dinadaya. Okay, controversial 'yon, but right now I am really into customization. Even before nyo pa ako kinontak, like years na ako nag-flip. To the point na gusto ko nga mag-customize myself, pero hindi ko talaga may build up yung confidence ko na magpinta na gano'n kasi medyo pasmado yung kamay ko eh. So wala akong pasensya na gawin yung ginagawa nung tropa nyo na yung perpatasis. I will put the link in the description box below guys para makita niyo yung step-by-step procedure. Mm-hmm. Tignan niyo guys, sobrang pulido ng galaw nung taga-customize ng Soul Saver. Mm-hmm. So makikita niyo talaga. Shoutout pala kay ano, shoutout kay Mick. Kay Mick Makam. Yes. Siya yung artist. Shoutout Sir Mick. So makikita niyo guys na quality talaga yung gawa nila. Hindi siya yung tipong binarbara lang. O sige, okay na yan. Hindi nga siya gumamit ng ano eh. Hindi nga siya gumamit ng tape. So, talagang... napansin ko dun. Hindi siya gumamit ng tape, guys. Talagang kamay niya talaga yun. So, I highly suggest na check niyo yung video. Katulad nga sinasabi ko, bumaliktad ako dati. I don't like customs. Now, I am really into it. Gusto ko nga ipa-custom to into a bread. I don't know. Maybe not. Tingnan natin. Yan yung UNC to Chicago eh. Pero... tingnan natin kung saan ako mapupunta kasi I'm really thinking of doing a custom myself. Siguro mag-start muna ako sa Chuck Taylors para madali lang. Canvas lang din eh. So para sa mga viewers na on the fence pa rin kung anong iniisip nila about sa customs, ang masasabi lang namin, gagamitin ko yung phrase na sinabi ni Sir Kenneth, to each their own. So, if you like it, you like it. You don't like it, you don't like it. It's okay. May entitled kayo sa sarili niyong opinions. Okay, guys. So, I think that's it. This is the wrap up. So, you guys have sneaker reselling. Soul Saver has sneaker cleaning, sneaker customization. So, this is your time to let the viewers know what's next for Soul Saver. So, i-plug niyo na din kung ano yung gusto niyong i-plug. Sir Kenneth, Sir Randall, whatever you like to plug regarding the business, it's your time. Go. Una-una, salamat sa mga taong sumuporta sa amin since day one. Since yung first like up to 5,000, sobrang salamat. Hindi namin inaakala na
one and a half year. Parang yung Facebook namin, yung Instagram na open, yung open sa market, nag-hit pa kami ng 5,000 likes sa Facebook. So what's next for Soul Saver? Syempre, isa sa mga mission ng Soul Saver is to save souls for everyone. Aim namin na sa every buyer na mag-i-inquire sa amin, gusto namin maibigay yung item na gusto nila. Gusto namin na yung hinahanap nila, ma-provide namin, mabigay namin. Ayan. Gusto rin namin yung mga limited pairs, yung mga hype, yung mga new releases, mabigay din namin sa mga consumer. Tapos, ang vision din namin, Soul Saver, is to help everyone on what they need and what they want. Meron dyan, nagtatanong din sa amin, kung restoration, yung restoration na mga sapatos. Ayan. Sa ngayon, hindi pa namin siya in-offer. Cleaning pa lang talaga. Pero, hindi namin alam, soon, baka this year, baka kaya din na rin namin mag-open ng restoration. Tapos, open na restoration, tapos, yan, isa pa namin tinitingnan yan kung kaya din namin. Tapos, pangarap din talaga namin lumaki yung business, tapos lumawak yung market namin. Tapos, looking forward kami to release merchandise like t-shirts. Pinagpaplanuhan namin yan kung paano yung, paano namin ima-market, kung paano namin mag-start into production yung own t-shirts namin. Tapos, mag-release din kami soon ng mga sneakers for women. Kasi ngayon, madalas for men lang yung items namin. May mga ilan-ilan. Bihira lang yung mga pambabae. Yun, target namin, maging malawak yung market namin for women. Ayun. Diversify. And, yes. Tapos, ayun, saving souls one step at a time. Yun yung, namin. Yun yung motto namin, slogan namin sa brand. Na talagang every people na lumapit sa amin is matulungan namin. And syempre, hindi mawawala yung pagbibigay namin inspiration sa bawat isa. Mismo. Oo nga, speaking of the inspiration before kay Sir Kenneth, I really like yung personalized nyong message. So guys, for the viewers, every time na you get buy from Soul Saver, ito kasama to sa pinadala nila. Every time you buy from Soul Saver, meron silang personal message na attached, talagang sinulat nila. So yung mga small things na yun, yung mga maliliit na details na yun really goes a long way. So thank you for those details, sir. More power to you guys. Sir Kenneth, ikaw, anything to add? Halos lahat yun. Yun na yun eh. Sinabi na Randall eh. Pero yun nga, aim is makapag-provide ng sneakers sa lahat. Kung si Kanye, ang sabi niya is Yeezys for all. Ako may sneakers for all. Parang mismo. then, siguro yung pinaka-main goal pa rin. Magkaroon ng sariling shop. Ideally, yung tatlong big island magkaroon. Luzon, Visayas, Mindanao. So, para mismo. Accessible talaga siya sa lahat. Thank you. Within the next 5 years, no? Oo, pwede. But then, yun, yung merch, hintay lang. Siguro, mag-build muna kami ng mga ideas and design. Kasi siguro pag meron kaming nagawang sobrang tindi, yun, i-offer namin sa market. Sana magustuhan nyo. Support ako kayo dyan, guys. I-coconnect ko kayo dun sa mga connections ko. Yeah, congratulations, guys. You are doing good even if we are here in the pandemic. So, I'm happy for you guys. And yes! So, ito na yung pinaka-iniintay ng ating mga viewers. Iniintay nila to. Giveaway mechanics sa tayo, guys. So, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, Soul Saver and Gabe would be giving away this pair. So, we have 3 steps dito sa mechanic na to. So, i-explain ko na sa inyo, guys. I'll be as detailed as I can para masunod nyo talaga yung mechanics. So, we are giving away a custom Jordan 1 Chicago Low. So, ang available na sizes for this is size 8 hanggang 10.5. So, medyo malawak yung range ng giveaway namin ngayon, giveaway sizes. Yung step 1,
like and follow Soul Saver FB page and Instagram page. Kasama to sa step 1 na yun, follow my IG, Gabe Gumabon, and subscribe to this channel. Step 2, go to the Soul Saver Facebook page and comment nyo yung size that you want. Tandaan, size 8 to 10.5 lang tayo ah. So, yun lang yung available. So, if size 11 kayo or size 12, it's okay, pwede pa rin kayo sumali as long as you indicate yung gusto yung size na makuha dun sa pagpipilian lang. Ibibigay pa rin namin yun sa inyo basta ang pagpipilian lang is 8 to 10.5. Tapos, step 3, meron kayong sasagutan na tanong. And this question will be posted sa Facebook page ng Soul Saver. So, hindi dito sa video ko ah, guys. Punta kayo dun sa page ng Soul Saver. Dun nyo i-comment yung size nyo tsaka yung sagot nyo dun sa tanong. So, kasama dun sa sagot is comment your answer and tag a friend sa Facebook page nila. More comments, more chances of winning. Pero guys, remember, every comment should tag a different friend for your entry to qualify. Hindi pwedeng yung best friend mo lang tatag mo 2,000 times. Hindi maka-count yung ano, hindi maka-count yung entry niyon. So kada comment niyo dapat ibang tao. Okay, so ayun. Ididiin ko lang ulit. More comments, more friends na tinag, more chances of winning. And just a hint, yung sagot dun sa question na ipopost ni Soul Saver was in this video. Okay? Yes. Nandito lang yon. Nandito. Yes. Nandito lang. Nandito lang. Nandito lang. Nandito lang yon. So, sana wag yung i-Google para masaya. Pero nandito lang yon. Okay? So, reminder lang ulit, guys. Hindi kayo dito sa video na ito magpo-post ng entries. Doon kayo magpo-post ng entries dun sa Facebook page ng Soul Saver. Doon kami kukuha ng winner. This contest, this giveaway period would run from today, which is 26th Sunday, July 26, until August 9. So, 2 weeks. I highly suggest na huwag nyo itong papalagpasin. Napaaganda. Check nyo yung Instagram ko. Ang dami ko ng pictures wearing this pair. Huwag na huwag yung papalagpasin. Tingnan mo, pulido guys. Oh, pulido. Ganda. Yeah. May bago. So, there you have it, guys. We have reached the end of this video nga. This is your boy Gabe with the Soul Saver team. We are signing out for now. Peace. Thank you. Bye guys. Paalam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. All right. All right.